Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Praise Jesus. Come on, brothers and sisters, let's continue to put our hands together to give praise, to worship, to give glory to the Lord, because yes, today is the day that the Lord has made, and together as one Peace Ortigas District family, we will proclaim the joy, the goodness, and the grace of the Lord. Amen. This is Brother Joel Saludares, and I would like to welcome you into our Feast at Home. And I encourage you to make the Feast at Home your Sunday afternoon habit. Amen. Pasalamatan natin Father Paulo as prayer, and our liturgical team, and of course our worship team. Ano ang sarap simula ng Feast at Home, celebrating, partaking of the Holy Eucharist, and giving praise to the Lord. Ayan. And you know what? As I welcome you to our Feast at Home, yan, may magandang balita ako sa inyo. Yes, we are still celebrating. We are in our anniversary month. Ayan. Pwede nyo bang i-type sa comment section, Happy 12th anniversary! Grabe, no? Isang dosena, 12 taon ng pagmamahal, pagpapala, all about God's grace and God's goodness in our lives. Amen? Grabe, no? 12 years of God's blessing. So sige, batiin nyo lang ang isa't isa dyan sa ating comment section. Di ba? Ang saya. This is a celebration. Hindi lang ito isang linggo. Isang dosenang linggo ata ito eh. But true enough, alam nyo, this month and the coming months, new things are coming out as we celebrate the 12 years of God's goodness. Amen? Amen? Amen pa tayo dyan? Ayan, gusto ko lang batiin lahat ng kasama natin, nanonood sa atin, watching us over now, ha, live, streaming live in our Facebook page, in our YouTube channel. Hello, 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 hello. Kung nasa YouTube kayo, pwede rin kayo mag-comment dyan. Pag nasa Facebook kayo, ganun din. We encourage you to engage with us, to join us in our, in the worship, in the talk. So pwede kayo mag-comment dyan. Ano, pa-shout-out. Sige nga, mag-shout-out ako dyan. Sino bang mga nakikita yan? Shout-out to Tita Chato. Grabe. Alam mo, maganda sa Feast at Home. Diba, dati kailangan mo pa pumunta sa venue. Eh, si Tita Chato, nasa Cavite. And yet, she's with us. Diba, hindi nga lang dito. We are streaming live all over the world. So, sino pa yun? Pwede bang i-type nyo sa comment section kung saan kayo nang galing? Ayan, si Jed from Pasig. Rio. Si Rio, saan ba si Rio? Ako, hindi ko maalala, Rio. Kung saan si Rio? Parang pag pangalang Rio, nakadikit si Marie dun eh. Parang ano ba to? Santa Mesa ba? But anyways, ayan. Oh, of course, si Brother Jay Gawin. Si Brother Jay, bumabati sa atin ng Happy 12th Anniversary straight from Baguio City. Ayan, grabe. Energy. But of course, we also would like to welcome all our first-timers. Ayan. Meron ba tayong mga first-timers? Diba? Let's continue to invite our friends, our family. Ayan, kung may first-timer dyan, comment lang kayo. I'm a first-timer. Tapos, ano, bilang pasasalamat, tag nyo na din. Sino ba yung nag-invite sa inyo dito sa Peace? Ayan, pasalamatan nyo na sila agad. You know what? For what? 95,000 million souls here in Facebook. Hindi ko makita yung sa YouTube. But what I encourage you to do every time you're with us in the Feast at Home, alam mo, you can bless someone how? Click nyo lang yung share button. Yung share button, share it to your wall, share it in your messenger, or you can even start tagging your friends. Ayan, tag your friends. Pwede ba yan? Can you tag your friends para malaman nila, and the same way that you are being blessed, you can also bless them. Oh, by the way, all first-timers, ayan, medyo i-slow down na ako. May purpose. Diba? Ang taas ng energy, medyo i-slow down ako. By the way, ayan, taas kamay daw ng first-timer. If you're a first-timer, there's a link there in the comment section that we have pinned. Ayan. There's a bit.ly link that will lead you to a sort of registration link
we wanna connect with you. Huwag kayong mag-alala. hindi to budol-budol. O kung ano pa, we just wanna connect with you. So we would also know where to send, how to send to you our welcome gift for you. So ayan na! Sige na! Yes, yes, yes! Tag, share, invite your friends and family to our feast at home! Bakit? Because every Sunday, I am sure, di ba, mass pa lang, blessing na. Worship, blessing na. And of course, I know that you will be blessed by the message of the Lord. And today, ay sabi ko pala, slow down, saglit. And today, this Sunday afternoon, yes, may ganun, hindi ako sanay, kinakailangang medyo mag-slow down ako. Alam nyo bakit? As I introduce to you our preacher for today, this afternoon, be ready to be blessed by our preacher today. Alam mo, if I will describe this person, bukod sa feeling ko minsan, baka pwedeng manalamin nako, kasi dati sa Feast Ortigas, doon sa galeria, napagkakamalang kaming kambal. Sana hindi naman siya malugi, ganun. But if I will describe this person, siguro two words, yes. Tapos progressive words. Ano yung progressive words to describe our preacher today? One is his energy. His energy that translates to his passion to love and serve the Lord. In turn, o diba, that same energy and passion that he has to love and serve the Lord will be the same energy and passion that he will bring to us and bring God's message so that we will be blessed today. So friends, ayan, medyo hininaan ko, maghanda kayo. Alam ko, pasabog pagpasok nito. But let's all welcome with the love of the Lord, my dear brother and friend. Diba? With the love of the Lord, let's welcome Brother Mike Ybiernas! Yay! Happy Sunday, everyone! Woo! Happy Sunday! Happy, happy Sunday! This is the first Sunday of October, and hindi ko alam kung sumabog ang inyong mga sound system, yung mga speakers ninyo, yung mga naka-earphones yan, pasensya na, pero wala akong pakialam, maingay po talaga ako, and I welcome you all to our feast at home. Ayan, thank you so much, Kuya Joel, for that wonderful, wonderful introduction. Hininaan talaga niya, no? Bago ako pumasok. Ayan, so happy Sunday, everyone! Happy, happy Sunday to all of you. Ayan, hello sa inyong lahat. Lahat ng mga bumabate, lahat ng mga nagsa-shout out, lahat ng mga I'm saying hi and I'm saying blessings to all of you. Before we start, no, ulitin ko lang yung big favor na hinihingi ni Kuya Joel kanina, ni Brother Joel. No, I just wanted to ask, no, please, 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 tag your friends. I can see a lot of people tagging their friends. Continue to tag your friends, no? And don't just tag. Please, if I could ask also, share this in your timelines. No, i-share ninyo because may ibang hahabol later. So i-share po ninyo. And of course, aside from sharing, you can actually also, no, send this to all your chat groups in your messengers. Alam ko marami kayong mga chat groups, no? From kaklase nyo nung high school, nung college, yung mga organizations, i-send nyo po ito so that the Lord can reach out to all of them. And the Lord can bless them as well. Happy, happy, happy Sunday, everyone. And of course, happy anniversary! Yay! Happy 12 years anniversary, no, Feast Ortigas District. San dosenang pagpapala ng Panginoon. Nabigay todo para sa ating lahat, no? Again, 12 years of blessings. Kaya namin ina-ask na i-share ninyo ito. Kasi siyempre, no, kami lang ba ang gusto mabless? Kayo lang ba ang gusto mabless? Wag naman. No, wag ganon. Wag ganon, best. Kailangan lahat tayo bless na bless. Okay? So please, share this to everyone. And we are now on our fourth. Pang-apat na po. This is the fourth session of our, or the fourth talk of our The Clash. Yeah. Hindi po ito yung napapanood ninyo na singing contest, no? But this is The Clash. This is our talk series here in the Feast. Pang-apat na po ito. And the title of the talk for tonight is Invited versus Chosen. Ayan.
Pero bago ako mag-start, para lang pasabugin natin tong chat box natin, may itatanong muna ako ngayon because the message of God for all of us is this: come to the feast. That's the message of God. Come to the feast. No? At dahil nandito tayo, we invite everyone to come to the feast. We invite all those who are searching, who are longing, who are much excited to experience God's love, and welcome them to come to the feast. So ito nang tanong ko, no? Bago tayo magsimula, no? Na-excite ako ng konti. I just wanna ask you this first. Pag sinabi ko, no, itong mga lugar na ito, gusto kong isagot ninyo sa akin kung ano ang espesyal sa mga lugar na ito. Walang KJ, ha? Yung KJ, lumang word na ito. No, walang KJ, walang Killjoy, no? Lahat dito kailangan sumagot. Lahat ng mga nanonood sa amin, we are 90 plus and more and coming who are watching tonight. So, eto na. Pag sinabi ko, ang lugar na ito, ano ang special sa Cebu? Ano ang special sa Cebu? Sige nga, anong special sa Cebu? Sa lahat ng mga nakapunta na ng Cebu, ano ang special sa Cebu? Ayan, lechon! May sumasagot ng lechon, si Tita Pucci. Ayan, lechon, otap, danggit, lechon, Santo Niño. Ayan, lechon, come to the feast. Ay, iba po pala yan. Oy, kanina pa po yun, Tita Mila. Ayan, danggit, lechon, dried mangoes. Ayan, senior, pit senior. Ayan, okay, danggit, dried mangoes, ngoyong. Oh my God, nami-miss ko yung ngoyong. O nga, ngoyong. Si Butson, ayan, dried squid, dried mangoes. Okay, maraming salamat. Next question ko sa inyo. Ano ang espesyal? Naku, please, ha, sana alam nyo tong sagot na to kasi ang ating district builder ay taga rito. Ano ang espesyal sa Baguio? Ayan, ano ang special sa Baguio? Ayan, pag nakapunta or na-experience or naririnig niyo yung word na Baguio, ano ang special sa Baguio? Hindi po durian, wala pong durian sa Baguio. Okay, ayan, pine trees. Ayan, ay may sumagot. Si Kuya Jay, si Brother Jay ang special sa Baguio. No, si Brother Jay ang special sa Baguio. Yeah, special po talaga. Summer capital of the Philippines, Ubi Jam. Strawberry, ubi jam, hot choco. Ayan, kabayo. Kabayo po ang espesyal sa Baguio. Ayan, ubi jam. Ayan, oh, ano yun? Oh my jam. Ayan, strawberry, sunflowers. Brother Jay, ang special sa Baguio. Brother Jay, okay. Ayan, malamig, igurot, John Hay. Ayan, ang sumagot po na espesyal, John Hay, fog. Yan, okay. Next, ano? Ang espesyal sa Davao. Ano naman ang espesyal sa Davao? Ayan, sige nga. The cold in it bar, brother me. Sa Baguio pa yan, sa Baguio. Ano ang espesyal sa Davao? Yan, sige, hihintayin ko yung sagot ninyo. May sumagot po, wala. Wala nung espesyal. Meron ba? May espesyal. Durian, suha, tuna, ayan. Durian, mangustin, ayan. Whoa. Durian. Eagle, okay. Durian, pomelo, ayan. Durian, frian, okay, pomelo, ayan. Maraming salamat. Okay, last na to. Mount Apo. Okay. Marang. Yeah, I love Marang. Okay. Last na to. Ano ang special sa Feast at Home? Yes. Anong special sa Feast at Home? Sige nga. Anong special sa Feast at Home? Ayan. Si Lord. Yan. Si Lord. Sabi ni Kuya Joel. Waling-waling. Hindi po. Sa Baguio pa po yan. Ayan. Kulambo. Hindi po. Sa Baguio. Ay, sa ano pa yan? Ayan. Feasters. God. Family. Builders. Word of the Lord. God's love. Yan. Chocolate. Hindi po. Nasa ano na po tayo? Nasa Pizza Tome na. Si Jesus. Fiesta. Friendship. Love overflows. Word of God. Servants. Yan. Servants. Yung committed servants, the community that worships God, si Lord, feasters, yan po ang special, no, sa Feast at Home.
And I'm very much happy and glad, brothers and sisters, that you all acknowledge that. Yan, God's words and all. Maraming salamat. Alam niyo po ba, bakit ko yan tinanong? Because in any given place, no? In any given place, there is something special there that people are accustomed. Yung lumaki ka sa Cebu, sa Iloilo, or kung saan man, you are accustomed. Kahit sa Manila lang. When you are a Manileño, accustomed ka into something. So, something that we are always familiar with. And ito ha, i-picture out nyo to. Kunwari, mag-picture kayo sa mind ninyo. Kunwari, you were a Jew. You were a Jew during the time of Jesus. So, i-picture out nyo kung anong klaseng buhay. Kasi nga, di ba, pag lumaki ka sa Cebu, alam mo na itong special sa inyo. During that time, when you were at the time of Jesus, no? Sa panahon ni Jesus, lumaki kang Jew. And imaginein mo, dahil lumaki kang Jew, yung law ni Moses, yung mga batas ni Moses, yung siha, 613 na batas ni Moses, memorize mo yan. Kasi breakfast, lunch, and dinner mo yan. Tinatanong ng tatay mo sa'yo, sa habang kumakain kayo, oy, anong law number 246? Anong law number 602? Anong law? Ganon, as in, no? You are accustomed to the law of Moses. And, pag Jew ka, during the time of Jesus, you only eat what the food that needs to be eaten by a Jew. So anong ibig sabihin nun? You eat kosher food. Walang pork, bawal ang crabs, bawal ang shrimp, bawal ang tulya, bawal ang tahong, bawal ang Adidas, ang Bopis, ang Betamax, bawal ang Betamax, no? Bawal. And imagine you live that and you observe Sabbath. Every Saturday, wala kang ginagawa kasi that Sabbath day and you don't work and you don't do anything. You observe that. But finally, you met Jesus. Na-meet mo na si Jesus. Nung na-meet mo si Jesus, nagkaroon ng revolution ng buhay mo. Nag-twist ang life mo. So imagine mo, from a Jew, nag-twist ang life mo. But you remained a Jew. But you now follow Jesus. And one day, may mga ibang taong sumunod na rin kay Jesus. One day nakakita ka na nang sumusunod kay Jesus na maraming tato. Iba't iba ang damit. May mga Ethiopians na sumusunod na sa kanya, no? May mga tao na iba-iba yung lingwahe na sumunod. Tapos imagine niyo, magkakasama kayong lahat yung mga followers ni Jesus. Imagine mo dinner time na. Ito ang pagkain mo. Tapos dinner time sila, may crispy pata. Meron silang gambas, meron silang dinuguan. Oh my God, yung mga pagkain na bawal sa iyo at ayaw na ayaw mong makita. And then suddenly, tinawag mo si Brother J. Ugawin. Kasi si Brother J. Ugawin ang leader mo at that time. Sabi mo sa kanya, Brother J., hindi ako makahinga. Ayoko ng mga nakikita ko. No, kasi sumusunod ako kay Jesus, pero Jew ako. Alam ko yung mga law ni Moses at alam ko bawal ang kinakain nila. Pero hindi mo masabing bawal kasi para sa kanila, yan ang espesyal. But then again, you follow Jesus. So ang sabi na lang ni Brother J, kasi ang sabi mo kay Brother J, parang nasisira yung simbahan, nasisira lahat ng belief ko, parang nasisira yung kingdom ni God. Pero ang sagot ni Brother J sa'yo, tandaan nyo, etong sagot ni Brother J sa'yo. Sabi ni Brother J, actually, this is the new church. God is building His church. God was building the church, a church that is opening its door for everyone. And brothers and sisters, you are in that church. The feast is a church where we welcome everyone. Lahat ng mga tao na gustong mag-worship kay God. God is building a kingdom that embraces everybody. At dahil yan ang gusto, ulitin ko lang ha, God is building a kingdom that embraces everybody. And because we're opening our doors to anyone who wants to follow Jesus, this is our church. No, nanotice nyo nga, nasa online tayong lahat, but this is not church. This is God's church. And as one church, no, we might think today that we have the same problems because when we meet people who have different values and who have different perspective and who have different beliefs and practices than us, we think that we're better than them. Atanggalin niya ni Jesus sa mind natin. You know why? Because God, He welcomes everyone. And that's what Jesus is telling today. Welcome to the feast, the place where everyone is loved. Amen?
So let's come to God's presence. Let's come, no, in God's presence today and allow ourselves to truly open our hearts to His leading. Let's pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And all together we pray, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limiting, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Praise you, Jesus. Praise you, God. Praise you, Jesus. Ayan, no, itutuloy-tuloy ko na to, brothers and sisters. You know, we might feel right now that we are an underdog. Kasi parang sasabihin natin, naku, parang ako tagasunod ako ni Jesus pero hindi naman ako worthy. No, because I feel that I am not capable and you're here right now listening. It's okay. Alam nyo, God favors the underdogs. And you're welcome here. Welcome na welcome ka rito. Kung first timer ka rito at falang feeling mo, saksa, ano ba itong napasok ko? No, they're talking about God and parang wala pa akong masyadong alam kay God. It's okay. It's okay. Walang pinipili ang Diyos dito. Alam niyo kung bakit? Because God wants us all to be dependent on Him. God, no, He welcomes everyone. He welcomes even the underdogs because God, He wants us to be dependent on Him to make Him the source of our renewal and strength. Kaya ngayon, kung sa tingin mo, may pinagdadaanan ako, Brother Mike, nandito ako, pero nakikinig ako, pero parang feeling ko talaga, no, hindi ako napapakinggan, hindi ako gusto ng mga tao, it's okay. It's okay that you are here because, dear friend, today, my first declaration is this, God is fighting beside you. Your victory is coming. Ulitin ko lang, ha? God is fighting beside you. Your victory is coming. That's our first declaration for today. And when you believe that, can I hear an amen to all those who are here today? Yan, mag-type naman tayo ng amen. If you think that God is fighting beside you and your victory is coming, type amen. No? So, I will continue now with the story of another parable. Last week, napakinggan natin to, no? Sa isang parable, this week, we are now going to talk about another parable. And this parable is a continuation of the book of Matthew from Matthew 22. So, he said, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a king who prepared a great wedding feast for his son. When the banquet was ready, he sent his servants to notify those who were invited, but they all refused to come. Nakapunta na ba kayo ng wedding? Lahat naman siguro kayo nakapunta ng wedding, di ba? So, etong ginawa ng king na to, no, nag-invite na siya, ni-remind lang niya ang mga tao, no, na uy, ha, nire-remind lang kita, invited ka sa wedding, but they all refused to come. So, no, it was quite an insult for the king. Pero ang ginawa ng king, nagpadala pa rin siya, no? It followed, no, in verse 4. So he sent his servants, he sent the other servants to tell them, the feast has been prepared. The bulls and the fatted cattle have been killed. Parang sinasabi na ng Diyos ng ganito, ito na, oh, no, may menu na, may pagkain na, no? Ito na, sa una kasulat na, may picture pa, ganyan kasarap yung picture niya. Oh, ini-invite na kita. No, pero sa una sinabi mo ayaw mo. Ito, may pinadala akong bagong servant, i-invite ka uli, no? Come to the banquet. But they still refused, no? Kahit may picture na ng lechon baka, kahit may picture na ng napakasarap na pagkain, ayaw pa rin nilang pumunta. Ito lang, ha, when my wife and I, we got married, no, nung kinasal kami ng asawa ko,
marami po kaming inibitahan. Marami po kaming inibitahan. Nag-imbita po kami ng mga tao. Alam niyo po, when a bride and groom, no, may ikakasal sila, ang nasa mind nila, we want to celebrate this beautiful day with the people that we love. Etong araw na to, para to sa mga taong mahal namin at nag-journey sa amin sa wedding namin. Ay sa relationship namin, kaya inimbitahan namin sila sa kasal, 'di ba? May mga gustong pumunta, pero ang inuna namin yung mga imbitado. As in, may mga gustong 'di ba? May mga gustong, uy, ayan, hindi naman nila pinilit ang mga sarili nila, no? Pero alam mo yung they wanted to be with you and they're excited to be with you. Pero hindi mo napansin 'yan kasi inuna mo yung mga invited people. So how would you feel when these people did not come? Anong naramdaman mo? Diba? Binayaran mo na yung pagkain nila. Binayaran mo na yung plato ng pagkain nila. Pero hindi sila pumunta. Masakit po yun. It hurts. It really hurts. It hurts. It really hurts. As in. No, and I feel during the time, no, when Jesus was telling this story, during that time, yung king na yun sa parable, sa kwento niya, he was really distracted. Ay, he was really quite furious. And alam niyo ba kung anong naging reason ng mga tao? Temptation number one of why we cannot go to the wedding at times is because of distraction. May distraction sa buhay natin. No? Hindi tayo nakapunta sa imbitasyon ng Panginoon kasi may distraction sa buhay natin. Ito yung unang response ng mga tao, no? But the guests he had invited ignored them and went on their way, one to his farm and another to his business. Ulitin ko lang ha, in Matthew 22 verse 5, but the guests he had invited ignored them and went on their way, one to his farm and another to his business. Alam nyo, yung mga tao na to na inimbitahan ng hari, okay naman sila eh. Kasi yung isa pumunta sa farm niya, yung isa nagtrabaho. No, these are not bad things. These are actually good things. No, they worked. Pero, yun ang point ko. That's the point. In life, the most common enemy of the best is not the worst, but the good. Ulitin ko lang ha, no, in life, the common enemy of the best is not the worst, but the good. Pangatlong beses kong ulitin to ha, in life, the most common enemy of the best is not the worst, but the good. So I urge you, brothers and sisters, don't settle for what's good. Settle for what's best. Kasi minsan akala mo ito na lang, okay na ako dito, Brother Mike. May binibigay pa, may imbitasyon pa ang Diyos sa'yo na mas magandi. Why settle for what is good when the Lord can give you what is best? Why settle for this when the Lord is inviting you for something greater? Hindi, okay na. Okay na ako dito, Brother Mike. Okay na ako eh. Yun nga eh. May prompting pa ang Diyos. May opportunity pa. May imbitasyon pa ang Diyos. Do not be mediocres, brothers and sisters. The Lord has prepared a great life for all of us. Do not settle for less. Do not even settle for good. Settle for the best. Because only God can give you the best. So when there is an invitation and an opportunity that's opening its door for you, open yourself to it. And say yes. No? And sometimes, the deadliest weapon of the devil is not lust, it's not greed or pride, but distraction. Bakit hindi tayo nakakapunta sa Feast at Home? Ay kasi magkukwentuhan kami ng sister ko. Ay kasi ganito mas. Bakit hindi ka nakakapag-pray? Ay kasi may trabaho pa akong tatapusin. Alam mo naman, Brother Mike, importante itong trabaho, magpo-provide to sa amin. Ganyan. Brothers and sisters, God first. 'Di ba? Sometimes there is an opening and invitation for you and your family to pray together, pero mas uunahin mo pa ang trabaho. Alam ko that your work is providing food on your tables. But, my gosh, tandaan nyo, ang nagbigay ng trabaho mo ang Diyos. So unahin po natin ang Diyos. No? Let us
let us always choose God first. Sorry ah, bato-bato sa langit ang tamaan, edi wow, pasensya na. Pero minsan ganito din, when you're looking for that special someone, when you're looking for that special person in your life, ay, pwede na siguro to. Oo, kasi siya lang yung nanligaw sa akin, pwede na to. My goodness, friends, do not settle for less. Just because may nanligaw sa'yo, pero may nakikita kang red flags, pumatol ka pa rin, wag po. Wag po. Always settle for the best. God first. No, imagine ninyo, the reason why we have distractions in life is because the devil doesn't want us to put God first in our lives. The reason why there's a lot of Netflix, Squid Game, and in our lives, it's because the devil wants us to distract. The devil is distracting us to focus on God. Magdadasal ka na lang, tatapusin mo pa yung episode ng Squid Game? Dasal muna. Diba? Dasal muna. So, I feel, brothers and sisters, no, temptation number one, get rid of distraction. Temptation number two is diabolical. No, you will be horrified with what people, the other people responded. Alam nyo? No, others seized his messengers. Oh my God. Yung iba, hindi lang nag-reject sa mga messengers. In Matthew 22:6, no, others seized his messengers and insulted them and killed them. Hindi lang nila ininsulto, hindi lang sila nag-reject. No, no, I don't wanna come to the wedding. Yung iba talaga, binugbog pa nila at sinakta. Parang nangyari lang to last week, di ba? Yung landowner, pinadala niya yung mga servants niya, binugbog, pinatay. Pinadala niya yung anak niya, binugbog, pinatay din. And tandaan natin, sin, no? It starts small. But if you don't fight sin, one day you may find yourself fighting with God himself. Minsan akala na, uy, okay lang to. Okay lang to na maliit naman, wala naman nakakakita. Hindi naman ako nakikita. No, okay lang to, gagawin ko tong kasalanan na to. You know, pag na-realize mo na, pag may nangyari na, makikita mo, shucks, oo nga, no? Lalong-lalo na at times when we justify our actions. Brother Mike, hindi ko naman kasalanan. Naging honest lang naman ako. Sinabi ko lang naman sa kanya to. Alam nyo, may mga bagay kasi na hindi na sinasabi. Or kung may problema ka sa tao, huwag mong i-chismis sa iba. Kausapin mo yung tao na may problema ka. Pero kasi, hindi kasi Brother Mike, masasaktan ko sa... Brothers and sisters, sometimes, even lalo na yung chismis, yung gossip, nagsisimula lang yan sa maliit, pero palakihan ng palakihan until you realize that you are now justifying your actions and you're saying to God na, hindi, Lord, tama naman yung ginawa ko. You are now fighting with God. Brothers and sisters, no? At the end of the day, what's important is how we treat people with love, with care, with humility, and with joy. Brothers and sisters, no, as I continue, makikita nyo dito in Matthew 22:7, no, the king was furious. And he sent out his army to destroy the murderers and burn their town. Imagine ninyo, sa New Testament, no, pag nagkakwento minsan si Jesus, he would always share about a loving God. Pero at this point, chiner talaga niya na nagalit yung king. And we can only see an angry God or an angry God during the Old Testament. That was the time when the Lord was trying to discipline us. And sometimes, He goes to these measures because He wants us to understand that sin, no, minsan, even in the smallest sin, no, it can go bigger and it can destroy our lives. So para matigil na to, ang gagawin ng Panginoon, sasampalin talaga tayo. Kaya nga, nauso talaga na, Lord, sinampal mo talaga ako ngayong araw na to, pasensya na po. Yung mga realizations natin. No? But here's the most beautiful part. The best thing actually, in this parable, in this very beautiful story, yung ginawa ng hari right after this. No? Malapit na tayong matapos. No? May ginawa yung hari. No? In Matthew 22:8,
And he said to his servants, the wedding feast is ready. Handa na. And the guests I invited aren't worthy of the honor. So now go out to the streets, to the street corners, and invite everyone you see. So the servants brought in everyone they could find, good and bad alike. And the banquet hall was filled with guests. Ang galing ng Diyos, no? Hindi niya pinipili ang matalino, hindi niya pinipili ang may pinag-aralan, hindi niya pinipili ang may estado sa buhay. Ang Diyos hindi namimili. Kung iimbitahin ka ng Diyos sa pagmamahal niya, bukas ito para sa lahat. Walang estado, no? Walang pera-pera, walang pinag-aralan, no? When God invites you in his banquets, in his banquet, he invites everyone. Jesus said, the good and bad alike are both invited to the feast. Brothers and sisters, whatever you did, whatever sin you've had, if you're willing to come to the banquet of the Lord, he is inviting you. What a strange thing to do, no? Pero parang feeling ko hindi strange eh. Because that's how God loves us. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos bukas sa lahat, no? Those who wants to come and follow Jesus, we strive to be good to enter God's kingdom, true, but even sinners are welcomed in his vineyard. Ang galing talaga ni God. Tama yung sinasabi ni Ems, no, Del Rosario, God is so generous. He does not discriminate. Thank you, Daddy of Brother Obed, for that, no? He does not discriminate. Hindi nagdi-discriminate ang Diyos. Hindi siya namimili. Pag inimbitahan ka ng Diyos, no, iimbitahan ka niya. Walang pero-pero. Walang, ay, si ganito, si ganyan. Hindi. Naughty or nice, the Lord will invite you. The Lord is welcoming you to the feast. Tax collectors, prostitutes, they're all welcome because God, he is a God of second chances. Ang problem lang many times, I feel na pag-usapan dito ni Brother Obet, no? In when he's told everyone that God's mercy, no, is bigger than our mistakes. Ang problem lang talaga at times, no, even during the Old Testament, ang problem usually is that we took God's love for granted. Alam naman nating mahal tayo ng Diyos. Alam naman nating bukas ang pinto ng Diyos sa imbitasyon niya para sa banquet niya. We are all welcome to the feast, but we take that for granted. Ultimately, at times, we reject Him. Lord, ayoko munang pumunta sa iyo kasi hindi pa ako ready. Mga kapatid, wala namang araw na magiging handa tayo sa pagmamahal ng Diyos. No? Hindi ba nga the more na may pinagdadaanan tayo, the more na feeling natin hindi tayo worthy, hindi ba dapat the more that we come to the Lord? Because only God can fill us, only God can heal us, and only God can change us. Don't take God's love for granted. God will always love us. But we have also the power to reject that love. The message of God in the Old Testament, sa mga prophets, is very real. He delivered Israel, no? He brought Israel out of slavery, but they took God's love for granted. Pero brothers and sisters, no? God's love is open for all. And as I end today, I just want to point out this. Gusto ko lang i-point out to kasi may shocking twist ang story. May twist yung kwento. Binuksan na ng Diyos yung banquet, yung wedding feast para sa lahat. Pero may twist yung kwento. Something unexpected happened in Matthew 22:11-14. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. Sabi nung hari, "Friend," he asked, "how is it that you are here without wedding clothes?" But that man had no reply. Hindi nag-reply ang lalaki. So ang sabi nung hari, "Bind his hands." No, "Bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth."
for many are called, but few are chosen. Grabe. No? Powerful. Tinawag tayo ng Diyos. Everyone are called, but only few are chosen. And why is that? Why? Because God, when He calls you, when He invites you, He does not want you to remain you. Ha? Huh? Ayaw ng Diyos na maging ako, Brother Mike? Ayaw na. When God calls you, He wants you to be the better version of you. When God invites you to the wedding feast, when God invites you to the banquet, when God invites you to His love, He is asking you, no, to be a better you. Tax collector who walks into the feast dressed in the right clothes, no? Talagang Jesus does not bring a tax collector into the kingdom to remain a tax collector. Sinners are not invited in God's place para lang mag-remain tayo ng ganito. Kaya nga ang prayer natin, brothers and sisters, is this. Lord, I want to change, but I can't do it on my own. That's why I'm here at your feast, at your party of abundance, because there's mercy. There's an abundance of mercy here. Galing, no? Totoo naman talaga. Inimbitahan ka na nga ng Diyos. Hindi pa rin tayo magbabago. Choosy ka pa, friend. Bes, choosy ka pa talaga. Kung inimbitahan ka na ng Diyos, mag-ayos na tayo. Ayusin na natin ang panamit natin, ang sarili natin, no? When God invites us, no, God is telling us to change our life. Alam nyo, I really love how God is calling, no, and how I tell people about God's love being unconditional. But if we're going to be strict with words and definition, no, God's love is not so much unconditional as it is unconditioned. No, ulitin ko lang ha, God's love is not so much unconditional as it is unconditioned. Here's the difference, brothers and sisters, before I end. Unconditioned means unmerited and undeserved. Pag sinabing unconditioned, hindi mo yan na deserve. You don't have merits to grab it, to have it, no? Well, unconditional means non-reciprocal. You cannot earn God's love. Hindi mo na-earn ang pagmamahal ng Diyos. Binibigay niya yan ng libre. God's love is for free. But His love demands a response. Ang tanong na lang, will you accept His love? Ulitin ko lang ha, no? You cannot earn God's love. God's love is for free. But His love demands a response. The question is, will you accept His love? How great is God's love, brothers and sisters? It's for free. But at the end of the day, my question is, are you willing to accept it? Alam nyo, one of the most memorized and one of the most, loved quote in the Bible is John 3:16. Diba? For God so loved the world that He gave His only Son. Memorize lang natin yan eh. No? Pero alam nyo ba, mayroong isang detalye dyan na parang feeling ko hindi natin nakikita. No, ulitin ko ha. For God so loved the world that He gave His only Son that whosoever believes in Him. Ulitin ko pangatlong beses. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him. Meron lagi eh. Hindi lang natin nakikita. Ang nakikita lang natin, mahal ako ng Diyos kaya binigay niya si Jesus. Pero may nakasulat po, may kasunod. Whosoever believes in Him. Kung sino man po ang naniniwala, mahal tayo ng Diyos. Pero dapat maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Na
maniwala tayo na ang pagmamahal ng Diyos nakakapagbago ng buhay. Na ang pagmamahal ng Diyos babaguhin at babaguhin ang buhay at ang puso natin. Mahal tayo ng Diyos, yes. Pero ang Diyos humihingi din sa atin ng pananampalataya, paniniwala, na maniwala ka sa pagmamahal ko dahil mahal kita, hindi kita pababayaan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Brothers and sisters, Jesus is committed to you. He believes in you. And He trusts you. Kung naniniwala tayo sa tatlong words na to, He is committed to you. He believes in you. And He trusts you. There is no room for you to doubt if God will bless you. Ulitin ko lang ha. Jesus is committed to you. Jesus believes in you. He trusts you. If you believe talaga on these three things, there is no room for worry. There is no room to doubt. There is no room for questions. Because God, out of His so much love for you, and because you believe in that love, He will take care of you no matter what. Today, brothers and sisters, we might feel unworthy of God's love, but I want to bank on this. His love is so great. So great that when you believe in His love, He will do miracles in your life. 12 years, God has showed miracles in the lives of our servants and attendees here in Feast Ortigas District. 12 years. Isang dosenang pagpapala. No? Lampas pa nga ng isang dekada. Dalawang dosenang pagpapala. Hindi pa ba tayo maniniwala sa grasya, sa pagmamahal ng Diyos? Isang dosenang pagmamahal, pagpapala, at pagbibigay ng pagpapatawad sa ating lahat. Believe in God's mercy. Believe in God's love. Today, if you feel unworthy, Jesus is still inviting you. Come to the feast. Experience His great love. Because brothers and sisters, only the cross of Jesus will remind us that truly He is the King who gives pride and honor to all of us. Today, I will lead you to that same prayer. Lord, I want to change, but I can't do it on my own. That's why I'm here at your feast. I come every Sunday to this feast at your party of abundance because there's an abundance of mercy here. Siksik, liglig, at umaapaw. Maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Amen.